Ipapakita natin sa screen, no? Ito, panoorin po ninyo, na ang Iglesia ni Cristo Minister, para ano talaga, yung patunayan nila yung John chapter 1 verse 1, and the word was God, para sa kanila, yun daw ay maling salin. So, panoorin po natin kung ano po ang sinasabi nila, at ang paggamit nila ng Greek grammar beyond the basics. Ito po, panoorin po ninyo. E paano po dapat isalin yung third clause ng John 1:1 ayon po kay Wallace? Sa ibang mga scholar naman ng Biblia, ito po ang ating mababasa, batay po sa aklat na ito na ating dala sa Greek Grammar Beyond the Basics of page 269. Although the person of Christ is not the person of the Father, their essence is identical. Possible translation are as follows. What God was, the Word was. NIV. Or the Word was divine. A modified Moffat. Bagaman ang persona ni Kristo ay hindi siyang persona ng Ama, ang kanilang esensya ay magkatulad. Ang mga posibleng pagkakasalin ay gaya ng mga sumusunod kung ano ang Diyos, gayon ang salita. Salin mula sa NIV o ang salita ay banal, a modified Moffat. In fact, dito si Mr. Wallace, he cautioned that translation divine is acceptable only if it is term that can be applied only to the true deity. It is a sort of saying that divine is acceptable only if it means true God. So it means also that that he would only agree with your use of the term divine if you would support his concept that Christ is God in John 1:1 in the third clause. Pero maliwanag dito sa sinasabi nila na the Word was divine, sabi nila, yun ang mas angkop na pagkakasalin tulad ng binanggit niya na salin ni James Moffat. Kaya kasi maliwanag na si Kristo ay Diyos. So hanapan nila ng butas, gagamit sila ng ibang salin, and the Word was divine, the Logos was divine daw ang tama. Ngayon, ginamit niya yung aklat na the Greek Grammar Beyond the Basics, meron siya itong hindi binasa. At babasahin ito sa atin ni Sister Rebecca yung sa page 169 ng Greek Grammar Beyond the Basics. Pakita po muna natin sa screen yung ano yung cover po. Yan, papakita ni Sister Rebecca po. Nakikita po ninyo sa inyong screen. Ang babasahin niya yung Greek Grammar Beyond the Basics. Ayan po, okay. So, basahin po natin ang page 169. Basahin natin. Rather, it stresses that although the person of Christ is not the person of the Father, their essence is identical. Possible translations are as follows. What God was, the Word was. Or the Word was divine. A modified Moffat. In this second translation, divine is acceptable only if it is a term that can be applied only to true deity. However, in modern English, we use it with reference to angels, theologians, even a meal. Thus, divine could be misleading in an English translation. Ayan. Oh. Nadali. Ayan ha. Misleading daw yung natin. Ano, pansin ko hindi niya binasa kanina, yun? Oh, the divine. Hindi niya binasa. Ano sabi doon? Thus, divine could be misleading. Hindi niya binasa, di ba? Hindi. Ayan. Niya so, yung translation ba na divine, yun ba ang tamang salin para sa John 1:1? Hindi. So, ayan. So, at pinapatunayan ng aklat na ito, doon sa binasa natin, na si Kristo talaga ay Diyos. At hindi tao lamang. At hindi pa pabor ito sa gusto nilang patunayan. Sa Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Ibig sabihin, yung ama ay nagsasalita tungkol sa anak. Ang iyong luklukan, o Diyos, your throne, o God, ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Baliwanag yan, ha? Tinawag ng ama ang anak na ano? Diyos. Ayan. Ngayon, mahilig kasi yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga, pag hindi pabor sa kanila ang salin, sasabihin nila maling salin yan. Kasi merong salin na your throne, O God, meron ding salin na God is your throne. Yung sabi nila, yun daw ang tama. Ano ang masasabi ng mga scholars katulad ni Dr. Philip Comfort tungkol sa salin na God is your throne, no? Dito sa New Testament Text and Translation Commentary, hindi basta-basta na scholar to, ha?
Correct. Textual critic to. Mm-hmm. Dito po sa page 695, ako na po ang babasa. Page 695. Dito po ang kanyang komento tungkol sa sali na your throne, O God. Ito po. The context makes it clear. Ha? Tanda natin. The context makes it clear that God is speaking to His Son. Thus, God the Father addresses His Son as God. God. Yun, klaro-klaro. Scholar to ha? Klaro-klaro. Scholar to ha? Sa Iglesia ni Cristo, walang wala, scholars. Wala. Walang sariling sanin eh. Di ba? Yun nga, kaya nga, yung nakaraan nating programa, mali-mali naman yung pani, yung pagkaintindi. Ngayon, sasabihin nila, nagkamali yung scholar na yan. Nagkamali yung scholar na yan. Ngayon ito ha, familiar ka ba sa version na to? Lamsa translation. Para po sa impormasyon ng lahat, sa mga Catholic Faith Defenders po na nanonood ngayon online or live, alam po ninyo na ang salin na ito ay paboritong paborito na mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na gamitin sa kanilang mga pagtuturo. Itong lang sa translation na ito. Kaya tanda natin ha, para sa kanila yung your throne O God or ang yung throne O Diyos, para sa kanila, yun daw ay maling salin. Dapat, God is your throne daw ang tamang salin. Okay. Para sa kanila, ito namang Lamsa translation, accurate na translation. Now, tingnan natin ha. Basahin natin sa Hebrews chapter 1 verse 8 kung ano bang nakalagay dito or nakasulat sa paborito nilang salin. O, Sister Rebecca, ikaw na magbasa. Hebrews chapter 1 verse 8. But of the Son, He said, Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of Thy kingdom is a righteous scepter. Okay, ulitin natin. Ano nakalagay? Ano nakasulat? But of the Son, He said, Thy throne, O God. Okay, ayan. Sabi nila, maling salin daw yung your throne, O God, or Thy throne, O God. Ngayon, ano masasabi mo, Father Jai? Sabi nila, ito kasi, ito paborito nilang salin ito. Sabi nila, maling salin daw yung your throne, O God, or Thy throne, O God. Pero sa paborito nilang salin, yan ang nakasulat. Yun, anabukin sila ng sarili nilang paboritong binabasa. Ngayon, sasabihin nila, sigurado ako, sasabihin nila, maling salin na naman itong bahaging to. So, ibig sabihin, popunitin natin nung ganito. Kasi, itong salin kasi na ito, ginagamit nila yung Acts chapter 20 verse 28 kasi nakalagay doon Church of Christ instead na Church of God. Mm. So sabi nila yun daw ay tamang salin. Pero pagdating sa Hebrews chapter 1 verse 8, sigurado ako sabihin lang maling salin yan. Ngayon, isang libro, mabaling maling salin. parang lalabas, sa'yo panitin mo na yung hindi papapor sa'yo, tapos itira mo yung papapor sa'yo. Yan ang ibig sabihin doon, no? Pagpabor sa'yo, tama. Para, ngayon, ito naman ha. Para po sa kaalaman ng lahat, no? Alam po natin na ang New Testament ay isinalin originally mula sa Greek. Ito naman ay hindi po mula sa Greek, kundi ito po ay sa Syriac Peshitta, ang original text. Pag sinabi mo na maling salin yung Hebrews chapter 1 verse 8 ng Lamsa translation, dapat meron kang background sa Peshitta. Ang tanong, meron kaya silang background sa grammar ng Peshitta? Eh wala naman silang scholar, paano sila magkaroon yan? Hindi, hirap na sa Greek eh. Di ba? Oo, hirap na sa Greek eh. Ngayon, ito tutulan nila ha. Sagutin nila sa kanilang program. Ito kasi very simple ang question ko. Kung alam ninyo kung paano basahin yung ang Syriac Peshitta ng Hebrews chapter 1 verse 8. Nakalagay doon merong dilak eh. Particle dilak. Ang tanong sa grammar. Paano ngayon ninyo mapapatunayan ang tamang salin kung sasabihin ninyo ngayon na maling salin itong Hebrews 1 and 8 dito sa paborito ninyong salin na Lamsa translation? Paano ninyo ngayon papatunayan na maling salin ang Thy throne, O God, na binasa ni Sister Rebecca para palabasin na mas tama yung God is your throne? Sa original text nito,
merong particle dilap. Na para sa mga scholars, imposibleng maging God is your throne kasi nga may particle dilap. At para ma para siguro of course bago ka makarating doon sa intermediate or advanced na grammar. Oo, oh, umpisa ka muna sa basics. At ito, ito bumili kayo nito para matuto kayo ng basic. May basic mo lang ng Syriac, no? Ng grammar ito. Complete grammar, workbook, and lexicon. No, alam ko, itong mga trying hard itong mga kapatid natin sa Hebrew at sa Greek sa English. So, ito, may hinta. Na kasi, may hinta, may hinta. Gumagamit kayo ng, ano, ng lamsa. Lubus-lubusin na lang nila. Lubus-lubusin na lang nila. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Maliwanag sinasabi sa 1 Timoteo 6:16 na walang nakakitang tao sa Diyos. Okay. Ha? And tandaan na, sinabi ha, na di nakita ng sino mang tao. Correct. Okay. Tanungin ko kayo ulit na dalawa. Meron bang contradiction sa Biblia? Wala. Wala. Ano ang may contradiction? Yung pag-iisip lang nila. Okay. Yung pagkaintindi lang nila. Basahin natin ang Juan 1:18. Okay, pakita ko natin sa screen, ha? Sabi, Barjay, ka na magbasa. Kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Okay. At sino ba yun? Ngayon, ang tanong, sabi, di ba, si Kristo para sa iba'y tao lang. Ngayon, sabi naman sa 1 Timoteo 6:16, walang sinumang tao ang nakakita sa Diyos. Ngayon dito sa 1:18, klarong-klaro, na pinahayag ng Ama yung sarili niya sa anak. Ibig sabihin, nakakita. Oh, therefore, tao lang siya o hindi? Hindi lang siya tao, Diyos talaga siya. Pag hindi nila pag tinuturan nila, ibig sabihin may contradiction doon. Tanatan ko sino kaya nagsasabi doon. Ang unang sa 1:18. Ayun. Magpapalusot naman ang mga 'to. Maling salin na naman 'yan kasi meron kasing dalawang ano eh translation na sa John 1:18, meron kasing nakasulat na sa Greek yung Monogenesteos, sinusuportahan ng Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus at sa iyo sa Papyrus 75 na merong different article na Ho Monogenesteos. Pero merong mga text na Ho Monogenes Huyos, ibig sabihin na the only begotten son doon sa mga translation ng iba. Yun daw ang tamang sa atin. Mali daw yung ano, yung sinasabi na ano na may God kasi dapat son lang ang nakalagay. Ngayon, tingnan natin na ito kasi may papakita po tayo yung Papyrus 75 sa screen po. Ito po ang isa po sa ginagamit sa textual criticism at binabalyo ng mga lahat ng mga biblical scholars, mga textual critic. Ito pong manuscript na 3rd century. Ayan po. Binilugan ko po sa taas, sa bandang itaas po. Binilugan ko po ng pula. At ang mga nakapag-aral po ng Greek, mababasa po ninyo yan. Makikita po yung masaunahan, parang maliit na o yan po ay definite article. Tapos yung ang susunod ay monogenes. Tapos yung dalawang doon sa dulo, yan po ay secret names or tawag nito nomina sacra. Yung theos, yung sin na ilagay yung buong word na theos. So, secret minasakran nilagay yung dalawang ano lang long net alphabet long Greek. Ayan, maliwanag yan na sumusuporta sa mga translation na God the only son, hindi sa the only begotten son, no? Ayan, that is 3rd century manuscript. At ang challenge ko sa Iglesia ni Cristo, sa lahat ng Iglesia ni Cristo ng ministers, magpakita kayo ng manuscript na mas earlier pa kaysa sa Papyrus 75. Wala sa may papakita eh. Kasi nandun sa atin lahat. Ayan. Maliban dyan, meron pa tayong Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. Parihong 4th century manuscripts. At ang medyo matanda lang ng konti yung Vaticanus. At ang nakalagay ay Monogenesteos. Wala nga lang
article doon kasi nabasa ko walang article. Ngayon, ano pa ayan na natin, Brother Benny, pag excel natin yung screenshot. Ngayon, yung palusot nila, wala daw sa katandaan yan. Pag sabi nila, pag mali daw, eh mali, yun ang palusot ng kadibati ko dati na Iglesia ni Cristo minister dito nung October 28, 2017. Kasi inanapan ko siya, may mapakita ka bang manuscript na mas matanda pa dyan? Para sa may pakita. Yung pinakita niya, yung Jerusalem Bible, na isa sa mga versions ng Catholic Church, nasabi ko, balik tayo sa original text kasi mamaya, sasagutin din natin yan. Ito ay, binabalikan natin ang original text kasi uulitin natin, walang 100% na perfect na translation. Kaya babalikan natin ang original text. Ayan. At uulitin ko, ang Catholic Church may mga biblical scholars. Ang Iglesia ni Cristo, wala. Wala. At nakita po ninyo yon sa pagbabasa pa lang ng Hebrew, mali-mali na. Correct. Anong ginawa nila kay Abraham? Ginawa nila ng Diyos. Ngayon, ginawa na nila ang upuan. Ayan. Ang Diyos. Sa Hebrews 1 na yun. Ngayon, ulitin natin. Yung sabi nila, wala daw sa katandaan kasi yung 3rd century manuscript na Papyrus 75, yung Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, yun ay nagpapakita ng monogenes theos. Hindi homonogenes huyos. Sabi nila, wala daw sa katandaan yan. Ngayon, ang tanong, anong manuscripts ang dapat natin paniwalaan? Yung mga early or yung mga later na? Ito ha. Ito po ay aklat na isinulat ng isang biblical scholar na si Larry Hurtado, the earliest Christian artifacts po. Ito po sa page 15. Sinasabi po niya dito, ayan, pakibasa Sister Rebecca yung lagyan ko po ng ano, ng tanda. Okay. For these aims, in general, the earlier manuscript, the better. Ayan. Anong ibig sabihin niya? Kung mas earlier siya, mas reliable siya. Mas reliable siya. Ayan. Sa pagkakatiwalaan. Alam mo ba natin, ang author nito, ito ha, kilala po ba natin ang author nito? Si Bart Ehrman. Isa po sa mga kilalang kine-question niya yung reliability ng mga manuscripts natin. Ito, si Bart Ehrman din naniniwala sa pagka-Diyos ni Cristo. Ibig sabihin, wala pa to sa kalingkingan ni Bart Ehrman itong mga ministrong ito. Dito sa kanyang aklat na Misquoting Jesus, alam po ba natin yung binanggit ko kanina ng mga manuscripts, katulad ng Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, yung Papyrus 75 na nasa Vatican Library. Alam po ba natin na ito'y, meron kasi tayong mga text types ng manuscripts. Yun ay tinatawag natin na Alexandrian text type. Itong Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, at ang Papyrus 75. Ito ay matatawag natin na Alexandrian text types. Kasi merong Byzantine, merong Western text type. Ngayon, dapat tularan ito ng mga Iglesia ni Cristo ministers. Itong si Bart Ehrman, nasa kabila na hindi siya naniniwala sa pagka-Diyos ni Cristo, anong sabi niya tungkol sa mga sa John chapter 1 verse 18? Dito po sa page 161 to 162, ito Sister Rebecca, pakibasa mula dito at hanggang sa dito po sa ano. Okay. Pages 161-162 ng Misquoting Jesus na isinulat ni Dr. Bart Ehrman na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Cristo. Pero anong sabi niya sa kanyang pagiging textual critic? Sabi niya, the textual problem has to do with the identification of this unique one. Is he to be identified as the unique God in the bosom of the Father or as the unique Son in the bosom of the Father? Kaya nga, kasi may dalawang ano eh, may dalawang pagkakaibang versions yan sa John 1:18. Ngayon, patuloy. It must be acknowledged that the first reading is the one found in the manuscripts that are the oldest and generally considered to be the best, those of the Alexandrian textual family. Ayan! Kita mo ha?
contact. Again, yung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Papyrus 75, yun ay mga Alexandrian text type. Right. At ayon sa kanya, ito ang mas reliable kasi considered to be the best. Ayan, ito. Kilalang textual critic to at scholar, ha? Sila, walang scholar sila. Buti pa to. Hindi siya naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, pero para sa kanya, yung tama, yung who, monogenes Theos or monogenes Theos. Ayan, paano yan? Kanina tayo maniniwala? Dito sa sinasabi ng scholar o dyan sa mga feeling scholar? Ayan. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid, inaniyahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si Bayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodeo et Ecclesia.